Tumama ako na ba sa isipan mo kung bakit napakalakas ng mga heroes dito sa Mobile Legends? Kung bakit may mga heroes na sobrang lakas? Na minsan napupunyeta ka na kasi palagi ka nalang nilang nakikill. Kaya minsan masarap mag-quit eh. Ano kaya yung dahilan kung bakit may mga malalakas na heroes dito sa Mobile Legends? Na ito rin yung dahilan kung bakit may mga heroes na talagang binaban dito sa Mobile Legends. Kaya bago natin simulan ang video na ito, kung napadaan ka na naman sa channel natin na ito, i-subscribe mo na yan at i-hit ang notification bell lang sa ganon. Maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Kada hero natin dito sa Mobile Legends ay may unique passive na talaga nagpapalakas sa kanila. Kaya naman pala malakas sila dahil sa passive nila. Kilalanin natin yung mga heroes na lumakas ng dahil sa passive nila. At sa unang hero natin, walang iba kundi si Nana. At eto nga mga kaloko, so hindi na natin masyadong i-explain yung kanyang passive kasi kapag binasa natin, baka umabot tayo ng kinabukasan. Kaya explain natin in short din na lang. Kapag namatay si Nana, ay talagang hindi agad siya mamamatay kung hindi magta-transform siya ng raccoon dog. At kung pwede pa talagang makatakbo brad, no? So isa nga ito sa mga heroes na may magandang passive, yung akala nila namatay ka na. Pero wait a minute, hindi nila alam, bigla ka magta-transform at makakatakbo ka pa. At sa pagkakataon na yan, ay pwede ka talagang makaligtas dito sa kalaban mo. Make sure lang na dagdagan mo na rin ang sprint nang sa ganon, sigurado talaga yung pagtakbo mo. Iwanan mo yung mga kasama mo kasi low health ka na rin, baka madead ka rin. Isipin mo na lang yung future mo. At sa next hero natin na may magandang passive na nagpapalakas talaga sa kanya, walang iba kundi si Mincitar. At eto nga mga kaloko, so ang passive ni Mincitar ay kapag nakapatay yung mga kasama mo ay mabibigyan siya ng gold. Akalain mo yan. At kapag siya naman yung nakapatay ng kalaban, mabibigyan ng mga kasama mo ng mga gold din mga kaloko. No? So kapag nakakapatay na nakakapatay mga kasama mo, lalo lumalakas ito si Mincitar. Bakit? Kasi nadadagdagan siya ng gold dito at mas mabilis siya nakaka-build ng mga item. Kita mo yon Brad, no? Hindi mo na kailangan mag-farm. Umasa ka lang dito sa mga malalakas na kasama mo at talagang bubuhatin ka nila. Joke lang, syempre. Kapag malakas ka na at nakabuo ka na ng gamit, ay syempre kumil ka na rin para may pakinabang yung hero mo. At sa next hero naman natin, walang iba kundi si Lancelot na kaya niyang itapon yung shield dito. No? So matatapon niya dito yung defense ng kalaban, kaya naman lalambot talaga itong kalaban mo. Kaya mas madaling makapatay, mapatay talaga dito ni Lancelot yung mga kalaban na wala ng shield. Brad, no? Kung mapapansin niyo yung armor na yun na nagpapakita, yun yung shield ng kalaban. At kapag nawala yan sa kalaban ay bigla na lang silang lalambot dito at pupwede nang agad katayin dito ni Lancelot. No? So kailangan gumamit ka rin ng mga items na malakas sa critical din Brad, yung masasakit na items ang sa ganun, mas mabilis kumatay itong si Lancelot, no? So isa rin ito sa mga magandang assassin dito Brad, no? So kung gusto mo makatakas agad, pwede mong gawing hagdan itong mga minions na ito. At sa next hero natin na may malakas na passive, itong si Baksha. So alam nyo, bagong hero lang ito mga kaloko, no? So kung mapapansin ninyo, kada makakatapat ninyo ito, nagkakaroon ng parang broken hearted doon sa taas ng hero ninyo. Ibig sabihin noon, pababagalin niya yung regen effect ng mga heroes ninyo. Pwede niyang pabagalin yon at syempre hindi ka agad makakaregen dito kung ikaw yung hero na malakas ang lifesteal. At kung healer ka, babagal din yung pagbibigay mo ng regen sa mga kasama mo. Kaya naman kung may mga healer dito sa kalaban mo, pwede mong gamitin si Baksha kasi nga pababagalin niya yung regen effect ng mga kalaban. At sa next hero naman natin, walang iba kundi si Natalia na kayang magtago sa damuhan at the same time ay magiging invisible. Ito nga yung passive niya, no? So maghihintay ka lang ng ilang seconds, pupunta ka lang sa damuhan, tapos maya-maya, yun na, magiging invisible ka. As long as wala kang nakukuhang damage, Brad, no? So ikot-ikot ka lang, 2 seconds lang yan, Brad, no? Yun nga. So pwede mong gamitin dito yung second skill mo habang nasa circle ka na yun, hindi ka talaga nababawasan, Brad, no? So maganda ito pang spy itong si Natalia. Huwag ka lang mag-skill dito kasi mawawala yung effect ng kanyang invisible. At ito nga mga kaloko, ano po pwede mong gamitin ito kung gusto mong tignan kung nasan yung mga location na mga kalaban mo. Pwede mong palakasin agad si Natalia nang sa ganun, pag low health na yung kalaban mo, puntahan mo agad yan, hindi nila alam at ayun nga, madidead agad ito mga kalaban mo. At sa next hero naman natin, walang iba kundi si Panic. Kilalang kilala niyo ito kasi nga isa siya sa mga nakakainis na hero kasi ang lakas kumil. At ang passive niya kaya pala sobrang lakas si Panic kasi nga nag-a-activate yung passive niya kada gumagamit siya ng cable. Ibig sabihin kada lumilipat siya ay lalong nadaragdagan dito yung damage niya, no? So kung kaya pala nagtataka kayo, but sobrang lakas ni Panic, bakit kaya? Pero medyo mahirap lang gamitin kasi nga nag-a-activate din dito yung passive niya na nagpapalakas lalo ng damage niya. Kaya naman pala
sobrang sakit ng damage siya. Kapag ginagamit niya dito yung mga cables niya, no, as long as may tinatamaan siya, no. So kapag nag-basic attack lang yan, di gumamit ng cable, mas mahina yung damage niya, pero mas malakas yung damage niya kapag gumagamit siya ng kable, no. So mas malakas yan, nag-enhance dahil dito sa passive niya, lalo siyang lumalakas. At sa next hero naman natin, walang iba kundi si Grock na kayang bumilis at lumaki palalo yung defense niya at mas mabilis din yung regen effect niya pag malapit siya sa walls. Kaya naman pala ito yung isa sa mga attack na maganda, kasi nga kapag malapit siya sa walls, lalakas palalo siya at bibilis. At mas maganda dito is kukun at palalo brad, no. So didikit ka lang dito sa wall, no. Kaya pala bully talaga ito kapag may mga walls na malalapit, kaya pala lalo lumalakas si Grock, kasi nga yun pala nag-activate doon yung passive niya brad, no. So kapag sinabayan niya pa dito yung ulti niya, no, malapit sa walls, mas masakit yung damage. Ito yung sinasabi talaga niya ng legit na killer tank dito itong si Grock, no. So pupunta-punta ka lang sa mga walls, bibilis na nga yung speed mo, lalakas pa siya, kita mo yun. At sa next hero naman natin, isa na namang tank kung bakit napakakunat pala nitong si Eurynius, kasi nga dahil dito sa passive niya, pinapakunat pa siya dito, no. So kapag nakaka-receive siya ng damage, lalo siya palang kumukunat dito brad, yung na-absorb niya brad, kaya pala lalong kumukunat itong si Eurynius, no. So mas maganda, kaya pala minsan naka-iniinis tayo dito, no. So kapag nire-receive niya, nang nire-receive dito yung damage, lalo pa pala siyang kumukunat brad, no. Ang lupit pala nitong Eurynius na ito, no. So minsan naiinis tayo kung bakit napakakunat itong hype na ito. Kapag ito na yung tank, nakakainis, tagasalo lang ng damage. Yung pala talaga yung purpose niya para lalong kumunat itong tank na ito, no. Actually, ang bilis din ang regen effect nito ng si Eurynius, no. So kapag nag-1-on-1 si Eurynius tapos dito si Esmeralda, mas makakunat pa talaga itong si Eurynius. At sa next hero naman natin, kilalang kilala nyo ito, dapat kasi binaban nyo itong si Valir na kaya niyang magkaroon ng extra damage at may i-stun pa dito, activate niya pala, nag-activate dito yung passive niya mga kalokan, kaya nagtataka kayo kung bakit nai-stun agad kayo doon, no? So mapansin nyo pag ginamit niya yung first skill niya, yun nga, no, tapos biglang may apoy na yun, yun na pala yun, passive niya, no. So isa ito sa mga heroes na nakakainis na dito, dapat ibinaban ito, sobrang sakit na. So kapag hindi binad ito, yun nga, pick niya na yan brad, no. So madali lang naman i-master itong si Valir, actually madali lang talaga pag medyo ano, yung ibang mage madadali lang, lalo na pag ito sila Valir, sila Gord, madali lang i-master yan brad, no. So sa sobrang naka si Valir ay kaya-kaya niya talaga ang makipagsabayan din sa kalaban pag dalapitan siya, gamitin mo yung second skill, no. Tapos kapag gusto mo naman bigyan ng damage yung kalaban, first skill lang hanggang sinasalo nila, tuloy-tuloy yung paggamit mo dito ng first skill, no. So maganda rin dito yung ulti niya na kapag ginamit ito ay magbibigay lalo ng range na po pwede mong gamitin, mas malaki pa rin yung damage dito sa kalaban. At sa next hero naman natin, kaya pala malakas itong si Harik dahil dito sa passive niya, na kapag binasa natin yung passive niya, ay yun nga, bibilis pa lalo yung pag-i-skill-skill niya dito, no. Depende dito sa kalaban, mas madami kalaban, mas mabilis siya mag-skill, kaya pala ang lakas at mabilis itong si Harik. So kapag isa lang, madali lang, kakonti lang. Pero what if sobrang dami na parang ganito, no? So tingnan natin kung gaano siya kabilis. Ang bilis talaga brad, kita mo yun, no? Mas maraming kalaban, mas mabilis siya maka-skin. Mas malaki pa yung damage niya. Actually dito, mag-activate agad dito yung shield niya, no? So pwede siyang umabsorb ng damage doon, no? So hanggang nakaka-activate yung shield niya dito, hindi siya magkakaroon ng damage. Kung mapapansin yung puting-puti na yung shield natin dito, no? Ibig sabihin, magical defense na yan brad, no? So ayun nga. At sa next hero naman natin, walang iba kundi si Gusho na kaya pala malakas siya dahil nandito sa passive niya na lumalakas na nga siya at nagkaka-restore pa siya ng health na 80% sa damage na ibigay niya dito sa kalaban. Kaya pala pagtingin mo, pagpatay na ni Gusho doon sa kalaban, magkakaroon ma-restore actually ng konti dito yung health niya, no? Kaya magtataka ka, bakit? Ano nangyari? Wala naman siya pang lifestyle tapos ganun agad yung health niya, no? So yun pala yun, dahil pala sa passive niya. So isa ito sa mga Mage Assassin na talagang malakas dito sa Mobile Legends, pero medyo mahirap lang kabisaduhin, pero timing lang mga kaloko, ng konti-konti lang, mastery mo lang, makukuha mo na rin, no? So kahit ako, hindi kasing expert ng ibang players, pero marunong naman gumamit ng Gusio na itong mga kaloko, no? So yung dagger niya, alam niya na yan, kapag nalagyan kayo ng sign yan, ay po pwede niyang masundan yan, pupunta sa inyo si Gusion. At sa next hero naman natin, itong si Esmeralda. Kaya pala malakas si Esmeralda dahil nga pala dito sa passive niya. Nakapag binasa natin dyan, kapag ginamit niya dito yung first skill at second skill niya, ayun nga, mabibigyan siya dito ng magical shield na magko-convert sa HP niya kapag naubos yun. Kung wari yung white na yan, umapansin niyo yan,
Yan nga, no? So magkakaroon tayo ng magical shield dyan, no? So kapag napatay natin ito, tapos nawala na yung white na yan, magiging HP yan, brad, no? So wala talaga tayong damage o kaya bawas na makukuha dito sa kalaban, no? So kapag ginamit natin itong first skill, second skill niya, doon na pala nag-activate dito yung passive niya. Kung mapansin niyo, no? Kapag basic attack, wala eh. Pero kapag ginamit natin dito yung first skill at second skill niya, yun nga, magkakaroon ng white. Nag-activate pala doon yung passive niya, brad, no? So maganda itong hero nito pag marami din yung kalaban at mabilis mag-load dito yung first skill at second skill mo. Kaya pala napakakunat itong si Esmeralda eh dahil nga rin pala sa kanyang passive ng kagaya din ni Uranus. At ayun na nga mga kaloko yung dahilan kung bakit napakalakas ng mga ibang heroes dito sa Mobile Legends dahil din pala dito sa kanilang passive. Ito pala yung dahilan kung bakit sila lumalakas. Kaya kung gusto mong gamitin sila, alam mo na, brad, no? So, pili ka na lang dyan sa mga 12 na heroes na binanggit natin. Pero syempre, hindi mo masyado pipiliin dito si Nana. Kaya lang natin kasi nilagay dito si Nana kasi nga hindi mo agad siya napapatay dito, no? So, nakakatakbo agad itong si Nana. So, bago na naman natin tapusin ang video nito, i-shoutout ka pala kay Kian Andrew Relano, kay Twice Lover, kay Chelsea Wayne Sarte, kay Angelo PH, at kay Casey Kidilig. Sa mga hindi pa subscriber ng channel natin ito, isubscribe mo na yan. Nang sa ganon, maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Salamat sa panonood, mga kaloko.